Ang hirap tanggapin sa pride. Ako naglalampaso, nagbabrush ng semento. While in fact, I was working in a very good corporate company. So... Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Naku, we have another interesting, ano ba to? Journey to PR story. Okay, ang kakausapin natin today... was already living a comfortable, nice life in Abu Dhabi. Yun nga lang, bumisita raw sila dito sa Canada at na-inlove dito at yun, naisipang lumipat dito. They went through the international student pathway. At, nako, doon na nag-umpisa, no? Medyo ang kanyang first few years dito sa Canada, napapaisip daw siya if he made the right decision. Hindi niya kaalain, nagagawin niya yung mga ginawa niya, yung mga na-experience niya, pinagdaanan niya sa kanyang mga unang trabaho. You know, ang daming ganyan po ang story. I'm sure marami pong makaka-relate. Kaya sige, ipasok na natin siya. Yan, si June Galdones. Thank you so much, June. Thank you for inviting me. Ayan. Tama ba yung intro ko? Tama naman, di ba? Yes, tama naman. Ang layo, no? If you're coming here as a visitor... Yeah. Tapos pag nandito ka na para mamuhay at makipagsapalaran, ang laki palang pagkakaiba. Iba na, oo. Oo. So okay, tell us first about what you were doing in Abu Dhabi before you and your wife. May anak ba kayo? Wala. Okay, you and your wife moved here to Canada. Anong ginagawa niyo doon sa Abu Dhabi? Yeah, okay. Ako, nag-work ako sa isang hospital as sa insurance department. Getting more approvals for the surgeries of the patients, okay. Ganyan. And at the same time, some hospital stuff, you know. Pero non-medical. Okay. Parang finance, yung... Yeah, finance. Oh. And more than a decade kayo dun, ang tagal? I was there for 12 years. I started 2005. Mm-hmm. Pero si Mrs. College start ng 2008. Mm-hmm. She's also working in the insurance industry. Pero sa healthcare din. Pero more of insurance din, you know. Oh, happy na kayo doon. Okay na kayo doon. Okay lang kami, of course. Pero I mean, parang syempre hindi mo maiisip yung ibang country but once you're comfortable living in a certain country, 'di ba? Pag nasa comfort zone ka, hindi mo basta-basta maiisip 'yun eh. Until one time, sabi ng Mrs. Collins, parang kailangan na namin mag-shift ng environment. You know, imagine for me 12 years sa kanya 8 years. Oo, oh, tagal na noon. Diba? Parang gusto niya lang some changes na mangyari sa life namin. So, since we were invited by our friends here sa Canada, they used to be in Dubai also. Okay. So, when we came here, actually, ayaw ni Mrs. Collins sa Canada kasi wala malamig. Oh, masyadong malamig. Saan ba kayo napunta nung nagbisita kayo? Dito lang sa Ontario din. Okay. By the way, si June is in Toronto. Ayan. Yeah, in Toronto, yes. Mm. And since galing kami sa mainit na country, dahil nga Middle East, so when we came here, summer, so akala namin mainit din. Yung pala, yung summer na nalito, malamig din pala. Malamig din, oo. Kung iinit man, alam mo yun, meron din, pero hindi ganun katagal, hindi natagal yun. Yeah, for the first timer, malalamig ka talaga. Pero if guys, yung mga matagal na rito, naiinit na tayo pag summer talaga. Oo. So, then nag-change ng mind yung Mrs. ko, she loved Abu Dhabi. And actually, coming to Canada, since single pa ako, it's already in my back burner. Oh, teka muna. So, ikaw lang palang may gusto? Ako lang may gusto. Pero ayaw ni Mrs. nga kasi nga malamig. And so, since then, nag-decide na siya to, let's go, let's try to Canada. Then, that's the time na push through in going to Canada. What changed her mind again? What changed her mind? Well, we wanted to have a new environment. We don't know where and what. Then eventually, you know, when we sita kami rito, things cleared to us na, let's go to Canada. Ah, okay. Akala ko nung bumisita kayo, sabi niya, ayoko masyadong malamig. Hindi pala yung naging ano. Yun na yung turning point na na-realize niya. Kasi, by words lang naman malamig ang Canada eh. Which is true naman actually. But when we came here, it's not about the climate only eh. Na-in-love talaga kami sa Canada. Like customer service, yung imbalanced life. Ganun. So, meron ka pa rin time to enjoy your life while you're working. Yes. And respeto, kahit na during the time na temporary, ano pa lang kami, permit pa lang kami,
ang din yung respeto mo, respeto ng mga tao sa mga employee, and you are protected as well as an employee, yeah. Di ba? So yun yung mga bagay na that makes us, you know, comfortable here in Canada. Okay. Oh, ito na. 2017, international student pathway. Sino ang nag-student? Si Mrs. O, ikaw pala ang kinailangan, syempre, mag-work ka. Mag-work ako, oo. Ang layo, no? So, alam ko, medyo you struggled, you know, with the kinds of job that you ended up having at first. Sige nga, yes, yes. Mga, parang pang MMK din yung kwento mo sa akin. Yeah. Correct. I struggled first kasi parang all my life I never worked an odd job. You know, I thought maganda yung background ko sa Middle East. I thought pagdating ko rito, I can get a work the same kind of work that I have before. Oh. Then sadly, hindi. Ang hirap maghanap. So, considering the fact na during our 2017, hindi pa yung bottleneck sa apply ng trabaho, eh. Marami pa available na job, eh. Pero for some reason, I cannot find a job na hindi ako natatanggap sa klase ng job na gusto ko. So, syempre, I need to put some food on the table to support my wife's study. So, I have to work right away na mga odd jobs. So, yun na, pumasok na rito yung first job ko. I was hired as a server. Okay. Saan? Hotel. Hotel, yeah. So, they asked me to come to the hotel. So, sabi ko, aga, 11:30, papasukin ako. Eh, gabi pa yung ano, alam ko, gabi pa yung mga restaurant eh. Pagdating ko roon, nakausap ako ng manager ko, babae siya, and then she gave me yung timba at saka yung brush and asked me na i-brush ko buong kitchen na madumi. As in, nangihitin yung semento. Oh, yun agad, napasabak agad. Unang sabak ko sa trabaho mo, yun kaagad. So, imagine mo nakatayo siya dyan, ako nakaluhod sa semento, nagma-brush, parang si Miss Minchin. Ako si Sarah. Talaga? Oh, how so, coming from a comfortable kind of job, then working on that, an odd job like this, parang, ang hirap tanggapin sa pride na, bakit ko ginagawa ito rin ko? Bakit ako naglalampaso, nagbabrush ng semento, while in fact, I was working in a very good corporate company sa Abu Dhabi. Then, doon na yung tipong nagsisink in sa mind ko, tama ba yung mga decision na to? Kasi, not only that, I also work as a dishwasher, naging kagagaw pa na ako. Oo. Talagang survival jobs, ano? Survival job. And this kind of job, hindi may imagine na mga kaibigan ko na gagawin ko. What? Buti hindi ka bumalik ng Abu Dhabi o kinonvince mo yung misis mo na ka, alam mo, wag na tayo magbayad ng mga sulut at tuition, umuwi na tayo. Hindi naman. Kasi parang, when the time na nag-decide kami rito, parang in our mind, wala na kayong mabalik ng trabaho eh, sa Middle East, mm-hmm. Nag-design namin pareho. Yung property namin sa Philippines, na-ibenta na namin to use up for her school dito. So wala mm-hmm. na, turning back na. So laban na to. Oo. So, alam mo yun siguro yung nakapag-motivate sa amin, or especially sa akin, to accept the yung journey na to. Oo. Kailangan, wala akong choice. Pero alam mo, thank God, kasi never ako nawalan trabaho since I came here sa Canada. Okay. Hindi ako nakapag-inga. As in. Okay, but that's a good thing na rin. In a way, ano, kung gusto mo lang tingnan rin na more positive note, kasi marami at all hindi mga makaharap ng trabaho, kukunin yeah, exactly. Kahit ano. Mm-hmm. Pero ang maganda rin sa'yo, no, you never lost sight of your goal. Meron siyang kasi yeah. goal si June, gusto niya makabalik sa corporate job. Exactly. So yes. How did it happen? And well, how long did it take you? Pala? It took like more than a year before I was able to go back sa corporate world. Kasi actually, from the hotel, from different kind of odd jobs, I was hired sa isang retirement home. Mm. So, my performance ko, thank God. So, they decided me to, ano, na i-full-time.
So nakakaisang buwan pa lang ako ron. Pero though that one month na yon, nagka-ay na ako ng corporate job inside the retirement home if I can do something sa office. Oh, bago po natin ipagpatuloy yung episode na yan, ako, just a short commercial. This channel, ito pong in a nutshell, is open for collaboration, guys. Ha? If you're interested in creating content with me, please contact Talentado Creative Agency o yung Talentado CA. Nako, sila po ang mag-handle ng mga collaborations for in a nutshell. Yeah, and for content creators looking for someone to help boost your channels, whether here on YouTube, on Facebook, TikTok, nako, i-consider nyo po ang Talentado Agency. Matutulungan po kayo, ito ng anak ko, matutulungan po kayo in networking. Ako personally, nako, ang dami ko na agad natutulan sa kapwa, talentado, talents na nakausap ko na. No? Ang dami mga tips on how to improve and boost my channel. So yeah, ito po ang contact information ng Talentado CA, and I will also put it down in the description box if you're interested. Okay, back to episode! Andun yung ano ko eh, yung parang desire ko talaga to go back kasi I can do more, you know? Yeah, and you know, exactly, you know na kaya ko yan eh. Oo, kaya ko yan. Pero walang chance. And then suddenly, one of my friends who's working in a financial company asked me, hey, gusto mo ba ng seasonal job for the tax season only, RRSP? Oo, so yan dito, correct. Makakailangan ng extra staff. Sabi niya, it's around 3 to 6 weeks lang. Yun lang. After that, if mapansin ka, maganda yung performance, baka pwede ka na i-absorb. Sabi sa'yo, without second thoughts, sabi ko, okay, ako dyan. Oh, give up mo. Kasi full-time ka na dun sa retirement. With benefits na yun, ha? With benefits na yun. Pero since andun yung desire ko talaga to go back to a corporate world, sabi ko, sige, pero hindi pa ako ni-resign. I go through with the interviews muna, ganyan, until ma-hire nila ako for seasonal job. So, nagko-conflict na yung schedule ko doon sa retirement home, as a server ako doon, dito sa corporate. So, sabi ko, kailangan ko na mamili between two. Tapos, tinatawagan pa ako ng hotel. Sisiguro kasi nabusal din. Okay. Nabusal din naman ako ng mga manager ko sa different na company na pinatrabawahan ko. So, they try to get me back. Pero iba yung design ng art ko, iba yung design ng masinig ko. So sabi ko, I have to decide and give up something for me to get something that I want. So I decided to give up yung sa retirement home and focus on the 6 weeks period. Diba? Yung 6 weeks lang yan. Sugal yun. Sugal na yun talaga. At alam mo na ang kukunin ka lang talaga, ang sandali lang 6 weeks, isang kalahating buwan lang yun. Exactly, oo. You could be jobless. Oo. After that, oo. Although, hindi mo, sabi ko, pag nag-decide ako dito, hindi ko pagsisiyan ito kung hindi ako ma-absorb. Kasi at least I've tried what I wanted to do, okay. Diba? So, sige, yan, nakapasok na ako, ganyan. What's the job? What specifically did you do? I was parang operation clerk sa isang financial company. So, we're doing RRSPs, TFSA, something like that. So, nasa background, back office ako. Okay. So, kumbaga, clerical work siya. So, na-enjoy ko naman. As in, na-enjoy ko yung trabaho, na-miss ko yung trabaho ko dati sa Middle East, and na-enjoy ko siya. So, siguro nag-reflect yun sa performance ko. Mm-hmm. So, yung three weeks, naging 1 month. Mm-hmm. And another 1 month. And then, the third offer sa akin, full-time na. Oh, wow! Did you know all along that there was that possibility na ma-absorb ka permanently kahit na sinabi sa yung seasonal employee lang dapat? Walang assurance. Pero, alam niyo yung fake na mangyayari to, gagawin ko to. Oo. Alam ko, hindi na ako i-let go. I will take care of it. Meron mga times na like Canada Day or family day yata rito na meron silang maagang uwian, like 3 o'clock pa lang tapos yung work. Then my boss asked me, can you be able to stay for more hours? Kasi kailangan namin, sure! Why not? Go! Go! So wala akong reklamo, wala akong, as in totally, if they want me there, I'll go there. If they want me to finish this one, I'll finish this one. Sabi nga nilang ganun, nakita nila how parang napaka focus ko.
na matapos yung trabaho. Sanay ako sa ano eh. Sanay ako sa pressure of work eh, mga paperwork. Sanay ako eh. Deadlines. Yung mga deadlines, yan. Yeah. Sanay ako dyan. So, siguro nakikita nila na ang dali ko makuha yung mga ano, mga procedures, ma-absorb yung mga binibigay nila sa akin mga informations. I can easily learn their lingo sa financial. So, nagustuhan ako ng boss ko hanggang siya mismo nagsabi sa akin na ano, na apply for this position, pero meron kang kalaban sa within the company. Na internal. Internal, oo. You have to go through with the normal process of ano, interviews din yan. So I go through with that kind of ano, process. And hindi ako masyadong natakot na kasi unang-una alam ko yung trabaho. Yeah. Uh-oh. And kilala na ako ng boss ko. Mm-mm. Kilala na nila. So hindi, kumbaga, part of that na lang ano eh, kailangan na makita na I am more interested to work with them and to work in this company. Natanggap ako, nakuha ko yung job. I stayed there for another 1 year and then moved to another company, financial ulit. Financial pa rin. Tapos ano na, what type of job? From a clerical job dun sa unang... Yeah, clerical job and now I was working a fund, ano, fund administrator specialist. Fund administration... As administrator specialist. Yeah. Ano yun? Oh, sige. So, by, kami nagka-process, ako yung nagka-process ng mga investment ng mga tao if they wanted to put their money to one fund to another or they wanted to withdraw some of their money from the RESPs, kanyan. Oh, okay. Bank ba ito? Bank? No. It's more of an investment company. I see. Nice! Okay. And since then, nandun ka na, ilang years ka na dyan? I was here already for 3 years na. Last month. Oh, diba? Parang ang bilis. Oo. Oo. And it's improving, still learning more things with the company and hoping na meron pa mga kasunod mga opportunities pa. Of course, it will not stop here. You know, uh-huh. I think what I learned is that as long as you have your focus and you know where to go, you know where what you want, and you want to get there no matter what, may journey ka eh. And each journey, you will learn something. Oh. It may not be good at start, pero if you're focused on what you want to do and what you get, darating ka sa point na nandito ka na. Kasi yung mga odd jobs sa pinagdaanan ko, it makes me more grateful and thankful to where I am right now. Oo. Ang iba kasi, no, that mindset really is a big thing. Yung iba, halimbawa, kung napunta na sila siguro dun sa PSW full-time, with benefits, hindi na sila maghahangad to maybe move eh. Some will think, okay na to sa akin, sige na nga, i-give up po na yung corporate job ko. But you didn't think that way, di ba? No, hindi naman. Kasi para sa akin na, basta para sa akin, whatever I go through with from the past years sa going to where I am right now, ando siya, naging learning sa akin siya. Naging kumbaga, additional feathers on my wings eh. Correct. Now, I'm thankful pag kami nakita ko mga server. Mahirap ang trabaho nila, pero naiintindihan ko yan. Tsaka who knows, yung server na yan, magiging boss din in a few years. Exactly. Diba? Working their way towards whatever their bigger plans are. Oo. Oh. Talaga dito, no? Diba? So, yun lang. Sa akin kasi, yun ang natutunan ko lang. And I know, especially right now, diba, sa sitwasyon ng mga international students or those who are just starting here in Canada, sa akin kasi, as long as you know your goal and you know what you want and what you can do, just do it. Oo. Sooner or later, you will be there. Oo. So, kamusta na kayo from Abu Dhabi? So, ano ang big difference ng living in Abu Dhabi and in Canada? Well, iba kasi yung living sa, yung mamuhay ka sa Abu Dhabi. Kasi, I've never been to the Middle East, ha? Iba naman din ang, ano ron, iba naman din ang dynamics ng culture doon. Mm-hmm. Yung no. Tsaka, work din naman doon eh, di ba? Oo. Work din doon, oo. Oh, pero kasi dito, what we appreciate here sa Abu Dhabi, sa Canada, ano eh, you are working, but at the same time, you have life. Alam mo yun? Nasa sa'yo na rin yun eh. Kung gusto mong tagam-trabaho, nang mag-trabaho, di nasa sa'yo. Pero I've learned how to balance yung life at saka yung work.
And it's good thing that the company also gives that to us. Oh. Teka, what was your pathway to permanent residency pala? Nakalimutan ko. Si Mrs., ano naging ending? Ano bang ano kinaral ni Mrs.? Yeah, si Mrs., nag-study siya ng events special events management sa isang college dito. Okay. And then after 2 years, she ended up working in a one property management company as a clerk. Parang taga-scan lang siya din. Okay, okay. And then, she go from there, nakapunta siya sa pinaka-top. Wow! What do you mean pinaka-top? She was promoted already. I mean, she from being a clerk, na-hire siya as property management, property administrator, and from being a property administrator, na-promote siya as a supervisor. Oh, nice. Oh, diba? Iba naman yung story naman niya. Oo nga eh. Parang maganda din yun na. Sino ang naging applicant? Ano naging pathway to PR niyo? OINP? Sino ang applicant? So, yung pathway kami, then, ECE. Canadian Experience Class. Okay. Sino main applicant? Sino yung primary applicant? Si Mrs. Ay, si nice. Oh, diba? Oo. And then, yun, thankful kami kasi after how many years, now, we got a property. Ay, congratulations. Ayan. Ay, that's really big, ah. Especially, you know, ang mahal kasi ng bahay. Lalo na kung nasaan ka, sa Toronto, napakamahal. Toronto, oo. So, ibig sabihin, nakaipo kayo ng ano, malaki-laki, pang down, ang mahal. Magkano ng pinakamura sa Toronto? I don't know. 600 yata, you get. Yun na, siguro pinakamababa ngayon. Salamat sa RRSP. you took out an RRSP loan. Yeah, with the help of those people around us, alam yun, meron naman din kayong mga good community. Kasi, this journey that we have for the last 8 years na, meron pa rin meron kami mga kasama mga tao rin naman sa life namin. No? Sabi nyo, di ba, it takes a village to raise up a kid, a child. Mm-hmm. It also takes a village to help out someone who are just starting good company. Oh. So, we had good friends here also who help us out sa mga sitwasyon namin. And even getting a property, you know, one of our friends really helped us out to get the place or the property that is enough only for our budget. Oh, did you ever consider moving provinces? Yung iba kasi ganun eh, di ba? I was thinking about that already before pa, nung nagsisimula pa lang kami ito. Sabi ko, lipat tayo sa Calgary, lipat tayo sa PEI. Pero I don't know, for some reason, God gave us a good job, especially si Mrs. Siya kasi yung pinaka-principal namin eh. So, nakita namin how yung trabaho niya nag-transition to a good position or good kind of job na pwedeng magamit sa pag-apply namin ng PR. Yeah, I see. Okay, okay. Well, nice. Oh, diba? Thank you so much, June, for sharing your story. Siguro, ito yung mga dapat marinig nung ibang nandun pa sa odd job, survival jobs phase. Diba? Thank you, Papa. Correct. Nako, hindi kayo nag-iisa. Napakarami. Nag-iisa. Marami kami. Oo. Hay, nako. Okay. O, Jun. Yeah. Thank you so much for sharing your story. Maraming salamat. Sana yung ma-inspire. Yeah. Ayun. Just hang in there. Of course. Okay. Oh, guys, we'll end this episode here. Short but sweet. Again, thank you, Jun. Thank you. I'll see you guys in the next episode. Okay, bye.